Mga akbang para mapabuti naman ang pamumuhay ng mga Pilipino patuloy na sinusulong ni Senador Bongo. Narito ang report. Andyan yung pag-asa na makaka-recover na po tayo mula sa pandemya. Ito ang naging pahayag ni Senator Christopher Lawrence Bongo matapos lumabas sa latest survey ng Social Weather Station o SWS na 48% ng mga Pilipino ang kumpiyansa na muling makababangon ng ekonomiya ng bansa. It's a good sign, no, na optimistic po ang Pilipino, ibig sabihin na there is light at the end of the tunnel. Isinagawa ang survey noong December 10 to 14, 2022 para sa 1,200 na mga Filipino respondents. Lumabas din sa survey na 33% ng mga Pilipino ang naniniwala na mananatili ang ekonomiya habang 9% lamang ang nagsabing lalala ito. Doon po ay maraming nawawala ng pag-asa. Ngayon po, bumabalik po ang sigla ng ating ekonomiya at ayaw po natin masayang yung inumpisahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga ginawa niya pong COVID response natin. Nagpasalamat din si Senador Go kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa kanyang mga magagandang programa para sa bansa. Nagpapasalamat rin po ako kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagpatuloy po ng mga key infrastructure projects po na nakakatulong po sa ating mga kababayan. Bilang isang senador ay nangako rin siya na patuloy niyang susuportahan at patuloy siyang gagawa ng mga hakbang para mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Isa rin si Senador Go sa may akda ng Senate Bill No. 1594 o ang Institutionalizing the One Town One Product. Isinulong ito ni Senador Go para makatulong sa pagpapalakas at pagbangon ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa bansa. Alam nyo, ang MSMEs po ay backbone ng ating ekonomiya. Tulungan po natin yung mga maliliit na negosyante na palaguin ang kanilang negosyo. Suportahan po dapat ito ng gobyerno. Binigyang diin din ni Senador Go ang mahalagang papel ng mga agricultural workers sa bansa para matiyak na may sapat na pagkain ng bawat Pilipino. Dahil dito ay sinulong din ng senador ang Senate Bill No. 1850 o ang New Agrarian Emancipation Act na inaprubahan kamakailan sa Senado. Ang panukalang batas na ito ay naglalayon na kunin ng halos 58 bilyong halaga ng mga pautang ng agrarian reform beneficiaries sa pagmamay-ari ng lupain sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Matatandaan din na isa sa prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ang magkaroon ng pagtitiyak pagdating sa food security sa bansa. Importante ngayon dito, suporta po mula sa gobyerno, more agricultural inputs to make them more competitive and production, katulad ng more trainings, fertilizer, seeds, equipment, irrigation, farm-to-market roads, storage facilities. Tulungan po natin ang ating mga farmers po, lalong-lalo na po itong mga local farmers. Noong araw din na yon ay pinangunahan ni Senador Go ang groundbreaking ceremony ng Mati City Super Health Center sa Davao Oriental. Pagkatapos din ng programa ay namahagi din siya ng tulong sa mga residente sa lugar kung saan ay nakatanggap sila ng damit, pagkain, face mask, sapatos, bolang pang basketball at pang volleyball. Namahagi naman ng tulong pinansyal ang mga tauhan ng Department of Social Welfare and Development sa mga kwalipikadong benepisyaryo.